pelikula na nakakatakot. Meron din mga pelikula na nakakadire. Pero, merong mga pelikula na sa sobrang fucked up, nilalayasan siya ng mga nakakapanood nito. Napakaraming nag-walk out dito sa pelikula na to. At sa kadahilanan yan, no, napakaraming mga bansa sa mundo ang nagpasya na hindi nila pwedeng i-ere, no, o i-publish itong pelikula na to. Ang pinag-uusapan natin ngayon ay ang pelikula na may pamagat na A Serbian Film. Alam ko marami sa inyo narinig na tong kwento na to or napanood na to dahil kung horror fan ka, ito yung isa sa mga pinag-uusapan talaga. Kung makikita niyo yung mga screenshots na yan, ang mga pinapakita namin, no, mula sa ibang mga nakapanood at saka sa mga ibang reviewers, marami talaga yung hindi kinaya yung pelikula dahil sa tema violente at kung ano-ano pa na. In fact, I really don't think I can discuss the entire movie. Hindi rin natin siya pwedeng i-discuss dahil ganun talaga siya ka-disturbing. Sa totoo lang. At I'm sure alam yan ng mga nakapanood na naiintindihan nila kung bakit ko sinasabi itong mga sinasabi ko ngayon. Yung mga detalye sobrang raw. May mga parte sa pelikula, hindi lang siya basta gore, hindi lang basta may tinanggal na paa, kamay. Nakakadiri yung mga bagay na yun eh. Pero may mga parts talaga na, ay shit! Oo nga. Kadiri, hindi in the literal sense, but alam niyo na yung sinasabi ko kung napanood ninyo. Talagang, shit, no, hindi. Awat na! Hindi na siya okay. At maraming kong may question, ito yung universal theme sa lahat ng mga gumagawa ng reviews. Does this movie cross a line? May naaapakan na ba tong pelikula na to talaga? To me, for me ha, meron talaga. May mga tema na hindi talaga dapat gamitin dahil parang hindi ko alam, hindi ko mahanap yung salita para sa kanya. Ang tanong ngayon, may hangganan ba yung ganitong artistic expression? Yan ang pag-uusapan natin ngayong araw. Bago tayo magpatuloy, huwag niyo kalimutan na mag-like, subscribe, and notification bell. May 500 pesos GCash giveaway tayo sa mga sasagot ng ating question of the day sa dulo, kaya sigutin niyo yan. So, bansa! Sabi ko sa inyo, the details are far too disturbing to be discussed. And while hindi ko yan pwedeng sabihin sa inyo or ikwento sa inyo, papakita ko na lang yung naging epekto niya sa buong mundo, ha? Biruin mo, merong 46 countries sa buong mundo at ipinagbawal siya dahil sa mga tema nito. 46 countries! Napakadami! And considering hindi naman lahat ay pinag-distributan talaga nila. So, ang laking porsyento niya. Ganon kabigat yung tema talaga. May mga bansa, no, na mga liberal countries, pinalabas naman nila to. However, sa mga nakita ko, majority, maraming kinot or heavily toned down para pwede pa rin siya sa sinihan. Kasi disturbing talaga, mapapaisip ka talaga. At gaya ganun sabi ko kanina, may mga nagwo-walk out sa sinihan. Meron talaga. Miski sa Pilipinas, sinurge ko, no? Wala akong masyado nakita detalye, pero naban din siya sa Pilipinas. Pinagbawal din siya ipalabas sa Pilipinas. Ngayon, paano ko napunta dito sa palabas na to? Merong isang horror iceberg na tinatawag. Pakita natin yung larawan dito. Ito yung dahilan kung bakit napanood ko tong pelikula na to. Sabi kasi, ayan daw. Simula sa taas ko makikita niyo yung mga titles, yung mga Friday the 13th. Ayan, patayan na yung mga yan. Pero nasa taas pa sila hanggit sa palalim ng palalim. Pa-disturbing ng pa-disturbing. Pa-fucked up ng pa-fucked up talaga. At to be honest, medyo nakakadiri nga talaga. Sinurge ko din. Na-curious din ako syempre. Pero ewan ko. Ewan ko na lang talaga. Anyways, discuss natin ng kaunti yung storya, no? Hindi tayo magda-dive masyado. Medyo spoiler alert lang din tayo, ha? Hindi tayo masyadong magda-dive sa mga tema, pero ito siya. Basically, isa itong family drama, no? Pamilya na may problema na kailangang solusyonan. Ito kasi yung bida. Si Milos, or Milos, isa siyang retired na adult film star. Nag-retire siya kasi may pamilya na siya. May asawa siya at may anak siyang 6 years old. Ngayon, itong asawa niya, no? Ino-open up na medyo may problema tayo financially. Medyo kailangan natin ng dagdag na pagkakakitaan. At iniisip din niya yung future ng anak niya. So, ano pwede natin gawin? Sabi niya dyan kay Milos. Timing
na timing naman, no, na itong si Milo, dun sa adult films na ginagawa niya, inalok siya ng dati niyang katrabaho na si Leija, or Leija. Dati niyang kasamahan yan, ha, dun sa adult films nga. Ngayon, ang sabi sa kanya, merong isang direktor na nagngangalan na si Vukmir na gusto siyang kunin dahil magaling siya, no, dun sa ginagawa niya. Di na natin discuss kung paano magaling, pero magaling siya dun sa ginagawa niya at siya yung gustong kunin. Ngayon, una akala niya gagawin niya lang yung mga dating ginagawa niya, hanggang sa napansin niya na hanggang nagdedere-derecho sila ng shoot, pakakaiba ng pakakaiba yung mga pinapagawa sa kanya at yung mga katrabaho niya. Palala ng palala, no? At first, akala niya props lang ba to? Acting lang ba to? Hanggang sa na-realize na totoo pala niyang ginagawa yung mga isinushoot nila. Siyempre, una, isipin mo, art lang to, ganyan, ma-acting lang. Hindi pala. So, yun yung mga naging conflict niya rin. Kasi malaki yung bayad. Gagawin ko ba to? O, hindi. Kinalauna naman, spoiler alert, ginawa niya naman lahat talaga. Kasi mas importante yung kikitain nila, mas importante yung future ng anak niya at ng pamilya niya. No? It's something na makaka-relate tayo. Of course, hindi tayo adult film stars, pero marami sa ating mga adults na kumakain na lang talaga ng pride para lang kumita ng pera para sa mga pamilya at mahal natin sa buhay para lang makapag-provide tayo. Anyways, ayun na nga. Yung mga trabaho na ginawa niya, may mga plot twist at naging aware na siya dyan. Isa sa mga major na conflict ng pelikula ay yung kapatid niya na si Marco. May kapatid siya si Marco. Gwapo yung kapatid niya. I think police ito. At may something siya dun sa asawa. Napakalaki, no, ng importansya nung kapatid niya. Hindi ko na rin sasabihin sa inyo, no, pero may isang huling eksena na marirealize, kasama yung kapatid niya si Marco, na marirealize mo na hindi lang ito basta-bastang gore. Hindi lang ito basta-bastang horror, kundi intention talaga ng director na mang-offend at mang-trigger. Dahil nga dyan, dun, medyo na-lost na din ako dun eh, dun sa last eksena nakasama yung kapatid. I-discuss nyo na lang sa ilalim kung gusto ninyo. If you have watched the film, you know exactly what I'm talking about. Eto na yung katanungan ng mga tao ngayon. At madalas ko rin nakikita sa trend. And para sa akin, question ko din ito. Ito pa ba ay isang art pa rin na tinatawag o hindi niya na siyang kinocross? Hindi na ito art. This is something else na kadiri. Disgusting. Yun yung katanungan ng mga tao. Kaya nga lang sabi ko kanina, hindi lang siya bastang gore, bastang violence. May mga bagay na intentional nilang nilagay sa pelikula na mapapashit ka talaga. Hindi ko alam kung sinasadya ba talaga nilang ma-offend or na mandiri ka. Not in the literal sense, ha. Ibang klaseng dire. Pasensya na hindi ko masabi kung ano. Pero kadiri talaga. Anyways, tinignan ko din, no, yung director. Ano nga ba ibig sabihin nito? May meaning ba to? Or talagang parang binabad trip lang tayo? Parang mas, syempre, mas kadiri, mas kikita yung pelikula, ganyan. Sabi, may purpose naman daw yung pelikula talaga. Si Espaso Yevik, sana'y tama ang pagkakasabi ko, no? Sabi niya, ang description niya talaga sa pelikula niya, gaya lang din ang description ko, family drama po talaga ito, na isang naging nightmarish tragedy daw. Isa rin daw itong political allegory na nag-underline sa struggle ng mga Serbians, ng mga Serbian families at ang consequences ng mga ginagawa nila para sa mga pamilya nila or sa pagkita nila. So may ganon. Whether or not naniniwala tayo dyan, i-discuss na lang natin. Ito yung komentary ko, no? Dalawa lang ang bagay na may feel mo sa pelikula nito. It's either sasabihin mo na masterpiece siya at shit, ang ganda-ganda, or mapaparoll eyes ka kasi medyo, ano ba to, nananadya ba talaga to? Parang ganon, for the sake of pandidire, kaya nila ginawa to. Ganon. Medyo nasa kalahati ako kasi number one, medyo may na-feel din talaga ako sa mga ginawa nila. But number two, I do think na malaking parte rin talaga ng pag-gore nila or pagiging violente nila is para pag-usapan o para mas maraming manood ng pelikula, which is effective naman, to be honest.
honest. So para sa ating question of the day, eto na, no? Para sa mga nakapanood na, para sa 500 GCash giveaway ha, mag-like, subscribe, and notification bell kayo. Sa tingin mo ba artistic expression lang ito talaga? O hindi na? Hindi na siya artistic expression. At para sa para naman sa mga hindi pa nakakapanood ha, balak nyo bang panoorin na to? After all the warnings I have given you, manonood ka pa rin ba? I-comment ba yan sa ilalim? So yun lamang pong video natin para sa araw na to. Ito si Claro the Third, nagpapaalam.